morning po sa inyong lahat. Isang maulan na umaga po sa ating lahat. So, for today's video, second day po mga kasari ng construction po ng division ng bahay at ng CR po namin. Pero ongoing po siya. Kahit maulan po ngayon ay tuloy-tuloy lang po yung paggagawa sa loob kasi nga po meron na pong bubong. Hindi na po siya patulo-tulo. And yan po yung kagandahan na nauunang gawin yung bubong kaysa yung gagawin sa ilalim. Kasi nakakatulong din kasi guys yung bubong, hindi maiinitan yung gagawa. At the same time, kapag umulan, hindi siya mababasa. So, for today's video, i-update ko kayo mga kasari kung ano na bang kaganapan doon sa loob. Medyo na-late lang ako guys sa pag-update sa inyo. Medyo tumaas na yung, ang tawag doon, pader ng CR tsaka yung division. So, punta tayo doon mga kasari sa loob. Papakita ko na sa inyo. Ayan guys, pasok tayo dito sa loob. Dapat magtitimpla na ako ng kape para sa merienda. Pero, pinto? Hindi ko alam sa inyo. Ano bang maganda? Eto yung pinto. Tataas pa to yung pader. Bala kayo. Anoy natin si Balong. Balong, hanggang saan daw ang pinto? Baka sagi yung ulo mo. Ano yun mo muna? Kunwari dadaan ka. Hindi nagsasalita eh. So ayan na guys yung update ngayon sa second day. Di ba kagabi nag-vlog ako? Medyo mababa pa yung pader. Pero ngayon, ang taas na guys oh. Lalo dito, yung pader ng CR, mataas na siya. Ayan siya guys, sinusukat yung magiging pinto. Ang lakas ng ulan guys sa labas. Ayan oh, napakalakas ng ulan. And yan na guys yung update. Ang taas na nung pader. Tapos ayan, magtitimpla ako ng kape guys. Ang nagagawa pala dito guys is stepfather ko. Yan, lumabas siya. Baka ako'y mapagalitan nakapagtimpla na ng kape. Ayan guys, so umuulan. Sobrang lakas ng ulan pero ongoing yung construction sa loob. Naglalaba din ako guys ng basahan. Diba? Multitasking habang nagtitinda, habang nagbablog. Diba guys? So kuha tayo dito ng kape sa loob. Kasi tinanong ko siya kung gusto niya kape or soft drink. Sabi niya kape. So magtitimpla muna ako mga kasari ng kape. So, ngayon mga kasari, magse-second update ako sa inyo kasi lunch break. Papakita ko sa inyo kung ano na yung nagawa dito. Medyo madilim lang dito guys kasi tumaas na yung pader ng division. So, ayan na siya. Mataas na. Ewan ko kung ilang patong pa to. Mga dalawang patong pa guys kasi ipapantay siya dun. So, ayan na. Pinopormahan na yung magiging pinto. Ang taas, diba guys? So, ayan siya. Madilim na dito guys kasi tumaas na. Yan yung CR natin. And ayan yung tinutungtungan para maabot doon guys. Makapagpatong ng mga hollow blocks. Ayan. Dito na naghahalo sa loob kasi napaka-hassle guys. Muulan sa labas. Ayan. Sobrang daming linisin. Yan guys yung update ko sa inyo. Kumakain yung nagkagawa. Balik na tayo sa tindahan. Para meron akong ipapaliwanag sa inyo guys about sa pera na ginamit natin sa pagbili ng mga materyales. Hello guys. So, eto na nga po mga kasari. Bali yung pera na ginamit po namin sa pagbili ng mga materyales. Para na-share ko na to sa inyo, ginamit po muna namin yung nabuksan namin na alkansya, yun sa ipon challenge kasi hindi pa naman po ako nasahod kay Lolo Whitey. Bali yung sasahurin ko po kay Lolo Whitey is yun po yung ipampapalit natin sa nagastos natin sa ipon challenge. Kasi guys, yun sa ipon challenge, nakareserva na po yun sa pambili ko po ng cellphone at sa pampapermit po natin sa 2023 sa January. So yun po yung sahod ko kay Lolo Whitey ay doon na po siya nakalaan sa pambili ko po ng cellphone at pambayad po natin ng business permit, yung pagre-renew po natin ng business permit. Yun po yung
pag-aanuhan naman ng sahod ko. Yung sasahurin ko ngayon, actually, napadala na siya, guys. Hindi ko alam kung nasa ATM ko na. Kaya, ayun, nakapagpagawa kami agad-agad kasi biglang naisip ni Jowa na ba't kaya hindi natin gamitin yung binuksan nga naming alkansya. So, bali ito, guys. Itong pagpapagawa namin, katas talaga siya ng sahod ko po kay Lolo Whitey. Bali, naging pera lang yung ginastos namin, yun talaga ay sa ipon challenge na nakalaan sa pambili ko ng cellphone at pang parenew po natin ng ating tindahan ng business permit. So, yan po mga kasari. Update ko na lang po kayo ulit mamaya kung ano na pong kaganapan doon sa loob. Bali, nakabili na ako guys ng pampamerienda ko. Doon sa naglalakong puto dito, 30 pesos. Kasi isa lang naman yung nagagawa. Si Jowa naman tumutulong-tulong lang sa paghahalo, pag-aabot ng halo block. So, yun lang yung kanyang ginagawa. Nilagay ko na guys sa rep yung pampamerienda natin ngayong hapon. At ngayon naman, kakakain lang naman nila ng lunch. So, update ko na lang kayo ulit guys, maya-maya. Second day is done na po mga kasari. At makikita nyo naman po yung resulta. Sobrang taas na po at talagang maano mo na na CR talaga siya. So, ayun guys yung look ng nagawa ngayong second day. Bali na late na ako ng pag-update sa inyo mga kasari kasi ngayon pa third day na umaga na nakapag-open na po ako ng tindahan. Nakalimutan ko mag-vlog kagabi kaya ngayon na lang umaga habang madilim pa. So ayun guys yung ano, ang taas ng division. Ayun siya yung division. Then may forma na rin yung magiging pinto. Tapos ito yung aming lababo. Ang cute nga eh. Kahit maliit, ba diba guys? So, mamaya ang gagawin is platada. Platada niyan. Ng dipisyo, ng CR. And then, yung wiring para sa switch. Ayan guys. Yung switch natin. Magiging ilaw natin sa CR. Kasi hindi naman pwedeng ganyan eh. Madilim. So, ayun mamaya, iuupa din natin yon dun sa gagawa na electrician. So, ano, kamag-anak din naman namin, magaling siyang mag-ano-ano na mga wirings, about sa pagkakabit ng ilaw, yung pagkukonekta ng kuryente, so dun siya magaling. So, ayun, yun guys yung gagawin ngayong pa-third day. Bali, ito ay update lang sa second day. So, ayun siya mga kasari. Medyo madilim lang kasi dito walang ilaw. Imumove pa to. Bala ko siyang ipamove dito para magkailaw ng konti doon kasi sobrang liwanag naman doon. So, ayun guys. So, abangan nyo na lang yung aking pa-third vlog sa third day ng construction ng ating CR. We'll be right back.